ride the day before yung ultra gravel race. So ngayon mag-aana na kami. Warm up lang kami konti. Parang ride na kami konti. Sunod na konti. Parang hindi masyadong mapagod. So may ginawa akong ruta na para lang makapunta kami sa mga bukit-bukit dito. So yun muna. Hello boys! Kakalampas ko lang nung first checkpoint. And dumiretso na ako kasi meron naman ako mga food. So, yun muna. Lang 52 kilometers in ayo pa 100 plus pa ayan yung contra ride. Okay, tingnan lang ako. So 50
36 kilometers in. Chill muna tayo dito. Ang 5 minutes. Yeah. Marami na lumampas yung mga litak, lumampas na. Ayos man, sir! Ingat, ingat! Dumi na ng bike ko. Yeah! Ingat yung sapatos ko. Mink! Checkpoint number 2. Sobrang ano tagtag. Ganda. Sobrang dami ng sa bike pa. It's 1.2 kilometers to go. Okay, last push, 24 kilometers ago. Hindi na pagpapakot. Solid. Pero, pati na lang. $160. Semento na yan. Hindi ko alam kung bakit namin ginagawa itong mga bagay na to. Okay, ride recap lang. So for yesterday's ride, I got a total distance of 164 kilometers with an average speed of 21 kilometers. Max speed is 37.8. And total saddle time, well, saddle time is 7 hours and 47 minutes. Tapos total ride time is 8 hours and 38 minutes. With a total elevation gained of 361 meters. So, actually, yung total ride time is yun yung medyo tina-target ko. Between 8 to 9 hours eh. So, medyo okay naman din siya. And, actually, ganda ng course. Sobrang hirap lang nung mga yung mga lahar parts kasi sobrang loose nung sand. So, kailangan mo talagang pumedal actually para hindi ka lumubog dun sa ano, yung sa sand. And, by doing that, parang nagdodoble yung effort mo para ano. So, medyo yun yung nakakapagod. Pero, overall, ang ganda nung course. And buti na lang din, hindi maaraw. So, kasi kung umaraw yun, sobrang kakainin din niya yung endurance namin. And, ano pa ba? Ah, yung last
I think 9 kilometers, yun yung pinakamasakit. Kasi bukod sa sobrang pagod ka na, so ina-expect ko parang medyo patag na yung duwal, parang medyo kalsada na eh. Pero meron pa rin sand parts na te-trail pa rin. Yun yung point na parang ayoko na mag-trail eh, pero kailangan ko lang tapusin yung course kasi sayang naman. Tapos yun, eto, nakawa ko na yung finisher's medal, so 160. Sa medyo malaking achievement to for me kasi I guess ito na yung longest competitive ride ko na nasarihan. And I guess in the future baka sumali pa rin ako sa mga ibang races. May mga tinitingnan ako ngayon sa calendar pero we'll see kung sasali ako. And oo nga pala, salamat dun sa friends ko na kasama ko. Well, dun sila sa 50 kilometers pero hinintay nila ako na makatapos. So si Rainiel, si Roy, tsaka si Edward, salamat sa kanila kasi sila yung humintay sa akin. Tapos sila yung kasama ko nung buong trip. So yun. And I guess that will be it for now. If you like my content, please subscribe to my page. And again, pakiclick na lang din yung bell notification if you want to get notified of new updates from my page. And as always, my legs are my engine. Thank you.